News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, total overhaul ang kailangang gawin sa Bureau of Corrections at sa mismong sistema ng mga kulungan sa bansa. Ayon kay dating Justice Secretary at ngayon Solicitor General Menardo Guevara, plano naman ng Bucor na mas mabilis na may proseso ang paglaya ng mga inmates sa Bilibid na edad 70 taong gulang pataas. Nagpapatrol, Michael Delizo. Emosyonal ang 66 anyos na dating preso na tawagin natin sa pangalang Mang Antonio. Sa wakas, nakalaya na siya sa Bilibid matapos ang higit 7 taong pagkakakulong dahil sa salang child abuse. Masaya po ako dahil malalayain na ako. Sa tulang, wala po akong kasalanan. Alam ng Lord yun. Ayon kay Bucor OIC General Gregorio Katapang, ang mga edad 70 pataas tulad ni Mang Antonio ang tinututukan ngayon ng Bureau of Corrections na mabilis na mabigyan ng parole at good conduct time allowance para mapababa ang sentensya at kalaunay mapalaya. Yung 70 years old kasi may meron daw yan na executive order na pinirma ni President Gloria, dating former president, meron daw yun na pwedeng 70 years old na parol o executive clemency. Pero titignan pa namin paano ikakamada. Isa ito sa mga paraan ng Bucor para ma-decongest o mapaluwag ang New Bilibid Prison. Sa ngayon, higit 300% na ang congestion rate sa bilangguan. Ang 6,000 maximum capacity ng Bilibid, halos 30,000 na ang nakapiit ngayon. Ayon kay Katapang, kailangan nagpakita ng mabuting asal ang bilanggo at napagsilbihan na ang kalahati ng sentensya. Dumadaan po yan sa proseso. Hindi naman sila basta-basta ma-release kung hindi na ayos yung kanilang mga documents na talagang they are due for release o na-serve na nila yung kanilang sentence. Wala pa aktwal na bilang ang Bucor pero libo-libo na umano ang mga matatanda sa Bilibid. Posibleng mauna silang isama sa 3,000 inmates na maaring ilipat sa dating Mega Drug Rehabilitation Facility sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija sa Enero sa susunod na taon. Yung bitawin yan na hihimayin pa namin pero yan ay mga programs natin na pwede talaga makatulong matikotyes yung ating Bilibid. Isa ang Bilibid sa pinakamalaking kulungan sa buong mundo. Sinasabing nagiging pugad ito ng korupsyon at krimen dahil sa pagiging overcrowded. Para kay dating Justice Secretary at ngayon Solicitor General Menardo Guevara, malalim na ang ugat ng mga problema sa Bucor. Kaya kailangan ng total overhaul sa sistema. Hinimok niya ang Kongreso na mula sa simpleng supervision, ibalik sa Department of Justice ang full control sa pagpapatakbo ng Bureau of Corrections para maipatupad ang mga reforma at maisaayos ang bulok na sistema. Michael Delizo, ABS-CBN News. Malayo-layo pa ang bagong taon pero halos doble na ang itinaas sa presyo ng ilang paputok. Nanawagan naman ang grupo ng mga gumagawa ng mga paputok na habulin ng gobyerno ang mga online sellers na walang safety training at permit. Nagpapatrol, Rafi Santos. Lampas isang buwan pa bago sumapit ang bagong taon, pero namimili na ng paputok si Edgar sa Bukawe, Bulacan. Sabi ni Edgar, mas sulit mamili bago pa ang holiday rush. Medyo mura pa kasi nga ang ano nila, kasi eto suki na ako dito eh. Pero pagtungtong ng December, before mag-Christmas, before New Year yan, tataas na yan, doble, triple pa. Isa rin sa mga maagang namili si Leia na galing pang Laguna. Mas mura pa, mas maganda, mas maaga. Pero napansin nila Edgar at Leia, mas mahal ngayon kesa noong manakaraang taon ang presyo ng mga paputok. Paliwanag ni Leia Alapide, presidente ng Philippine Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association, bukod sa kulang ang kanilang stocks, nagtaasan rin ang presyo ng mga kemikal sa paggawa ng paputok at kasabay sa pagsipa ng gasolina, papel at iba pang gastusin. Yung demand ngayon, hindi namin ma-meet. Tataas in the sense na mataas na rin po yung kapital ng chemicals. Yung inflation na rin, yung pagtaas ng gas, may items na 100%. Kumbaga na doble. Meron naman po yung mga items na 75% ang itinaas. Halimbawa na lamang,
Ang ilang aerial fireworks na dating 950 hanggang 1,000, ngayon naglalaro na sa 1,900 hanggang 2,000 pesos. Ang sawa na 2,000 shots, dati mula 800 hanggang 900 pesos kada isa. Ngayon nagsisimula na sa 1,600 hanggang 1,700 pesos. Ang quitis mula 3 piso kada piraso, ngayon naglalaro na sa 8 pesos kada isa. Magdedepende sa supply kung magkano ang itataas pa nito habang papalapit ang bagong taon. Kaya payo ng mga manufacturers, agahan na ang bumili ng paputok bago pa magkaubusan ng supply. Umaasa ang mga tindera na dahil sa pagluluwag ng restrictions kaugnay ng COVID-19, mas sisigla ang industriya ng paputok. Isabik ang mga tao na magpakasaya, maging elegante ang kanilang mga celebrations. Pakiusap naman ng manufacturer sa gobyerno, habulin at panagutin ang mga hindi lisensyadong paggawaan at mga nagbebenta ng paputok, lalo na ang online sellers na walaan nilang safety training at kaukulang permit. Even before the incident happened in Cavite, in Laguna, and in Bulacan, nauna na po kaming nagsabi na meron po talagang mga illegal na hindi pa rin po humihinto. Nananawagan naman po kami ever since na yun po sana itulungan din kami na i-monitor yung mga aktibidad na ganito. Pag-uusapan naman ng Metro Manila Council ang pagkakaroon ng firecracker ban sa Metro Manila. Yung ating magiging firecrackers ban din nga po sa New Year's, no? Magkakaroon ng designated firecracker areas. Ngunit depende rin yan sa mapapagkasunduan ng mga mayors because each city will have its own designated fireworks area, no? Para nga iwas siyempre sa mga aksidente ngayong bagong taon. Patuloy ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Bumili lang sa lehitimo at lisensyadong tindahan para matiyak ang kalidad ng mga bibilhin. Rafi Santos, ABS-CBN News. Dumagsa ang mga maagang namimili ng Pamasko sa Divisoria, Maynila. May ilang bultuhan kung mamili pero ipangnenegosyo ngayong holiday season. Nagbabala naman ang isang eksperto na mag-ingat sa mga laruang hindi ligtas para sa mga bata. Live mula Divisoria, nagpapatrol, Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba mga patok na laruan at ano ang dapat pag-ingatan ng mga magulang? Zen, patok nga rito ang mga kakaibang laruan gaya na lamang nitong hawak ko na superhero figure na hindi lang umiilaw, sumasayaw pa. Zen, sa halagang 240 pesos ay mabibili na nga itong superhero figure. Meron naman mga manika, bola na nagkakahalaga ng 25 pesos. Para sa ating mga kapamilya na tight ang budget, maraming pagpipilian dito sa Divisoria. Pagkatanggap ng bonus, diretso Divisoria na ang magkaibigang Colin at Nell. Target nila ang abot kayang Christmas gift para sa sandamakmak na inaanak. Para hindi na makasabi sa tao, tapos mas mura kasi nagtataas sila ng December. Yung mga gantong laruan, kahit nasabihin mong magkano lang, 35, okay na yun sa mga bata talaga. Patok na puntahan ng mga mamimili ang 25 peso promo sa mga tindahan. Mula sa bola, manika at iba pa, lahat mabibili ng 25 pesos. Dinarayo rin ang mga wholesaler o bultuhan kung magbenta. Sa tatlo o higit pang laruan na bibilihin, discounted ito ng 10 hanggang 20 pesos. Masakit talaga ngayon kuya kasi yung mga wholesaler kasi nakakaluwas na sila, di katulad yung mga nakaraan. Mas okay po rito ang presyo. Mas mababa po dito kaysa sa mga mall. Mas mababa po. Kasi yung iba dito kumukuha. Si Salima, 5 kahon ng laruan ang kinuha. Ito ang kanyang naisip na gawing negosyo ngayong holiday season. Tubo naman namin is mga 50 pesos by item, each item. Pero paalala ng eksperto, bumili lang ng mga laruan na ligtas para sa inyong anak. Mag-ingat sa ilang kemikal na phthalates na gamit na pampalambot sa mga plastic. It has been linked to a lot of metabolic problems such as diabetes, thyroid problems, and two additional health effects na medyo lumalaki na rin yung ebidensya natin is yung epekto ng phthalates sa mental development. Sumalaki din yung ebidensya na naglilink ito sa iba't ibang uri ng mga cancer at tumor, gaya ng lymphoma, breast cancer, thyroid cancers.
Sa ilalim ng Administrative Order 2009-0005-A ng Department of Health, ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga laruan na may lagpas 0.1% ng phthalates. Sa random testing sa may 7 laruan mula sa mall, palengke at online store na ipinasuri ng Eco-Waste Coalition, 5 rito ang nagtataglay ng phthalates na mula 0.3% to 17%. Paalala ng grupo sa mga magulang, iwasan ang pagbili ng mga laruan na may masangsang na amoy kemikal, mga gawa sa sobrang lambot na plastik, at hanapin ang phthalates-free mark sa mga packaging. Then tuloy-tuloy nga yung dating ng ating mga kapamilya rito, no? Kaya ang dating shopping schedule na hanggang alas 7 lang ay posibleng ma-extend hanggang alas 10 ng gabi. Kaya naman sa ating mga kapamilya, happy early Christmas shopping. Zen? Oh, sumabay ka na. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Ipatutupad na ng MMDA at Metro Manila Council ang mga bagong hakbang para maibsan ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong panahon ng Kapaskuhan. Babalasahin din ang mga terminal ng ilang airline sa mga paliparan simula Disyembre. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Ramdam na sa mga kalsada ang papalapit na holiday season dahil sa pagbigat ng trapiko. Nag-umpisa na po yung mga pagdagsa ng mga tao kaya nagkakaroon na po tayo ng traffic. Kita namin medyo maliit kasi nakakadalawang biyahe lang kami, tatlo. Mahirap kasi siyempre, lalo na nag-aaral yung anak ko. Siyempre, yung kikitain namin na pang-araw-araw, sapat lang. Sa datos ng MMDA noong Nobyembre at 10, Huwebes, 398,000 ang naitalang sakyan na dumaan sa EDSA. Halos kaparehas na ang traffic volume bago ang pandemic. Inaasahang tataas pa ito ng 10 to 15% o katumbas ng 40 hanggang 60,000 na dagdag na mga sasakyan habang papalapit ang Pasko. Isa ang holiday traffic rush sa mga pinag-usapan sa pagpupulong ng MMDA at Metro Manila Council. Ayon sa bagong upong presidente ng Metro Manila Council na si San Juan Mayor Francis Zamora, ipinatupad na nila ang adjusted mall hours. Pinahaba na rin ang oras ng mga duty ng traffic enforcers. Tigil muna ang pagkukumpuni sa mga kalsada. Kabilang na ang paggiba sa tulay sa Altura Santa Mesa para sa NLEX-SLEX connector. Yung NLEX-SLEX connector, matutuloy po yan, ngunit ang decommissioning ng Magsaysay Bridge ay sa December 26 pa. So ibig sabihin, magagamit pa ang tulay hanggang December 25. Papalagpasin lang ang Pasko. Bagamat hindi na mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar, nag-abiso na rin ang Metro Manila mayors na kailangan mag-ingat ang mga mamamasyal sa mga matatao at siksikang lugar. Kung alam natin tayo ay senior citizens, kung tayo ay persons with comorbidities, kung tayo ay immunocompromised, una-una dapat mag-mask tayo at tayo na mismo umiwas sa mga lugar na sa tingin natin ay talagang maraming tao. Babalasahin din ng Manila International Airport Authority ang terminal ng ilang airlines simula sa Disyembre. May mga eroplanong ililipat sa NAIA Terminal 1 at 3 bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa inaasang dagsa ng mga pasahero sa mga paliparang ngayong Kapaskuhan. Jack Batalyones, ABS-CBN News. Ginugunita ngayong November 27 ang 60th kaarawan ni dating Senador Ninoy Aquino. Pinaunahan ni Father Tito Caluwag ang misa kaninang umaga para kay Ninoy. Sa isang recorded message, ikinuwento ni Kiko Aquino D., isa sa 20 ni Ninoy, na hindi man nila nakasama ang kanilang lolo, nakilala nila ito mula sa mga kwento ng kanilang Lola Cory, Tito Noynoy, mga guro at public historians. Ditong taon lang natuklasan ni Kiko na sa edad na 17 taon, naging reporter ng isang pahayagan ang kanyang lolo Ninoy at nagsulat ng mga artikulo kaugnay sa Korean War. Sinabi ni Kiko na hindi siguro inakala ng kanyang lolo na maimbitahan siyang dumalo sa isang memorial para sa mga Korean War correspondents at matatanggap ang imbitasyon habang nakakulong sa Fort Bonifacio. Dagdag ni Kiko, taong 1977 yun at nasa gitna ng sariling pakikibaka laban sa diktadura ang South Korea gaya ng Pilipinas. At gaya rin ngayon, hindi nag-iisang Pilipinas sa laban para naman sa katotohanan sa gitna ng kumakalat na disinformation.
This past year, people have been asking our family what the plan is to fight the disinformation about Lolo Ninoy, Lola Cory, Tito Noy, and our country's shared story of democracy. It's an enormous question, but for me, the first step involves admitting my own ignorance about their stories, about our country's story, and encountering it through the things that they've left behind. Pumanaw na sa edad na 63 ang Oscar award-winning singer at actress na si Irene Cara. Ayon sa kanyang publicist, natagpo ang patay si Cara sa kanyang bahay sa Florida. Hindi pa malinaw ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Bata pa lang nang magsimulang kumanta si Cara, pero mas nakilala siya sa mga kanta ng 1980s smash hit movies na Fame at Flashdance. Kabilang na dito ang kantang Out Here on My Own at What a Feeling, na nanalong Best Original Song sa Oscars at nakasungkit pa ng 2 Grammys noong 1984. Nag-aalinlangan ang isang human rights group at mga kaanak ng mga biktima ng drug war sa panibagong bihis ng anti-illegal drugs campaign na nakatuon sa rehabilitasyon ng mga drug users at programa sa mga kabataan. Hiling nila, huwag kalimutan ang mga biktima na madugong oplantokhang at muling sanayin o i-retraining ang mga pulis na magpapatupad ng kampanya. Nagpapatrol, Joe Manahan. Sa pagtitinda ng isda, mantika, itlog at ibang pilihin at pag-aalaga ng 3 anak, ibinuhos ni Marisa hamoy ang oras. 6 matapos masawi ang anak na si Darwin. Kwento niya, sinusubukan niyang libangin ang sarili para maibsan ang sakit ng pagkawala ng kanyang 3 anak na katuwang niya noon sa pagtitinda. Si Darwin ang isa sa mga naunang biktima ng madugong o plantokhang ng Administrasyong Duterte noong Agosto 2016, kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Giit ni Marisa, biktima si Darwin ng mistaken identity. Sa isang by-bust operation na sawi ang 17-anyos na anak matapos umanuman naban. Yung anak ko po yun, hindi po yun addict. Wala pong bisyo yung anak ko. Wala ring record sa barangay. Kung nangyari po yung sinasabi nila na droga, dapat pinag-drug test nila ang mga tao or nag-addict man yung mga taong iba, pinano nila rehab. Kaso wala naman talagang record. Tanggap ni Marisa ang bagong direksyon ng drug war ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sana lang anya, hindi makalimutan ang mahihirap lalo na ang mga biktima ng naunang drug war. Mahirap kasi hulihin yung buntot, dapat yung ulo ang hinuhuli. Suportado naman ang ilang barangay ang hakbang ng pamahalaan na masugpunang tuluyan ng illegal na droga sa pamamagitan ng rehabilitasyon at focus sa malalaking drug traders. Dito sa barangay Old Balara, aktibo ang mga opisya sa intervention at counseling programs para sa mga dating drug user. Effective naman niya, marami rin gusto magbagong buhay. Siguro unang-una iniisip na rin nila yung pamilya nila. Na magbago na sila dahil may mga anak din naman yan. Siguro pag napapaliwanagan. Para naman sa National Union of People's Lawyers, dapat din mabigyan ng panibagong training ang miyembro ng pulisya. Medyo skeptical, but we will have to see how this new policy will be implemented by the government. Dapat din mapalitan ang nasa hanay ng pulisya na sangkot sa dating mandugong drug war. Without reorientation, without them reforming yung kanilang ranks, we'll see the same atrocities and abuses that occurred in the past. Ito yung mababahala tayo. Ano man yung implement nila, there will always be atrocities and abuses. Dahil hindi naman nagbago yung orientation ng ating police forces. Sa isang text message, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Red Maranan na bagamat susundin nila ang framework ng BIDA program ng pamahalaan, hindi sila titigil sa pagtugis sa mga taong patuloy nagbebenta ng illegal na droga. Suportado rin nila ang layunin ng bagong programa na ma-reintegrate ang mga rehabilitated drug users sa lipunan. Job Manahan, ABS-CBN News. Nababahala ang isang dating military intelligence official sa posibilidad na maipit ang Pilipinas sa alitan ng Amerika at China kapag itinuloy ang pagtatayo ng mga panibagong pasilidad ng US military sa bansa. Pero tiniyak ng mga opisyal ng Defense Department at Armed Forces of the Philippines
na gagamitin at mapapakinabangan ito sa pagsasanay ng mga tropang Pilipino. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Nababahalang eksperto na posibleng tumindi pa ang tensyon sa South China Sea kapag itinuloy ang planong dagdagan ang mga lugar na pagtatayuan ng mga pasilidad ng Estados Unidos sa loob ng mga kampo ng militar. Nag-uusap na ang mga opisyal ng dalawang bansa kaugnay dito na pinapayagan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa isang virtual forum, sinabi ni retired Brigadier General Victor Corpus, dating hepe ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF, na naniniwala siyang madadamay lang ang Pilipinas sa alitan ng Amerika at China. Check anyang aalma ang China dahil ituturing itong forward-basing strategy ng Amerika para maipwesto ang mga puwersa at armas nito sa rehiyon. Tayo may ipit sa ginta. We will become the battleground and the war can be nuclear in nature. We will become the battlefield like what they are doing now in Ukraine. Sino nagkakamatayan sa Ukraine? Yung mga Ukrainians, hindi mga Amerikano. Do our leaders want that to happen to us? Make us another Ukraine? Nauna nang kinumpirma din na Defense Officer in Charge Yusek Jose Faustino Jr. at AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro na limang karagdagang pasilidad ang planong itayo ng Amerika. Dalawa sa Cagayan at tig-isa sa Isabela, Zambales at Palawan. Posible anilang magsimula ang konstruksyon ng mga ito sa susunod na taon. Ayon kay Bacaro, hindi pa ito pinal at aaprubahan pa ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. May lima nang naunang pasilidad ang U.S. Armed Forces sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, malapit sa Kalayaan Island Group, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Benito Ebuen Air Base o dating Mactan Air Base sa Cebu at Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City. Pag natuloy ang mga dagdag na pasilidad, madadagdagan ang puwersa ng Amerika sa Pilipinas sa kanluran nito kung saan naroroon ang West Philippine Sea, sa hilaga na malapit sa Taiwan at sa hilagang silangan kung saan naroroon ang Pacific Ocean. Una na ring iginiit ni Faustino na ang mga pasilidad ng US na nasa loob ng mga kampo ng AFP ay hindi mga base militar. We're not building bases. We're not allowed to. The Constitution specifically states that foreign military bases is not allowed in the Philippines. But we have our EDCA sites. This is Enhanced Defense Cooperation sites that we use for training facilities, warehouses. Sa teleradyo, nilino din ang tagapagsalita ng AFP na ginagamit rin ang mga ito kapag may joint military exercises tulad ng balikatan. Ang purpose naman dyan ay para gamitin nga sa tuwing mayroong gagawin mga exercises. And it can be used as parang lalagyan ng kanilang mga supplies na kailangan. There's nothing suspicious or anything, but purposely para sa ating mga pagsasanay sa US force. Nilagdaan ang EDCA noong 2014 sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pinahihintulutan nito ang pagtatayo ng mga military facilities ng Amerika at paglalagay ng kanilang mga gamit, sasakyan at mga tropa, pero on rotational basis. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-iisipan ng Court of Appeals ang inilabas nitong temporary restraining order kaugnay ng power supply agreement sa pagitan ng South Premier Power Corporation ng San Miguel at ng Meralco. Nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa posibleng epekto nito tulad ng dislocation at posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente. Matatanda ang pinagbigyan ng Court of Appeals ang hiling ng San Miguel Power Subsidiary na suspindihin ang utos ng Energy Regulatory Commission o ERC na tumatanggi sa petisyon para sa mas mataas na singil. Ayon sa ERC, halos 8 milyong consumer ng Meralco sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Central Luzon at Calabarzon ang tinatayang maaapektuhan sa power supply agreement ng San Miguel at Meralco. Nagkaisa ang mga Bicolano artists na suportahan ang kampanyang matigil ang karahasan sa mga kababaihan at bata. Layon ng art exhibit na binansagang The New Eve na imulat ang publiko
na may magagawa sila para maisulong ang makataong pagtrato sa isa't isa, lalo na sa kababaihan. Tatagal ang exhibit hanggang sa Disyembre 12 sa isang mall sa Nagas City. Patay sa pamamaril ang isang barangay kagawad sa Bacoor, Cavite. Nakunampa ng CCTV ang insidente na nangyari sa harap mismo ng barangay hall. Ayon sa kapwa kagawad ng biktima, nakaupo lamang sila sa may tolda na makarinig ng apat na putok. Inakala nilang paputok lamang ito pero nang tinan nila ang pinanggalingan, nakita nilang nakahandusay ng biktima na kinilalang si Angel Ventura Tamayo. Agad naman ang tumakas ang suspect at sumakay sa lakabang ng motorsiklo. Isa sa mga tinitingnan ng anggulo ng krimen, ang politika. Sa Bacoor pa rin, nauwi sa engkwentro ang pagtugis sa umunay miyembro ng robbery holdup group na mataan ang mga sasakyan ng suspect sa dragnet operations ng Bacoor Police. Pero sa halip na huminto, pinaputokan pa umano ng mga suspect ang mga pulis na nauwi sa habulan at barilan. Naaresto ang dalawang suspect. Isa sa kanila ay sugatan at dinala sa ospital habang nakatakas naman ang isa pa nilang kasamahan. Sa Taguig, arestado ang apat na hininalang miyembro ng grupong responsable sa serye ng holdapan sa Calabar Zone at Metro Manila. Nakunampa ng CCTV ang panluloob ng mga suspect sa isang convenience store. Tinutukan nila ng barilang crew at tinangayang tinatayang 30,000 pesos na kita ng tindahan. Natunto ng mga suspect sa pinagtataguan nila sa isang barangay sa Taguig. Naharap sila sa kasong robbery at illegal possession of firearms. At sa Pasi, Iloilo City, o Pasi City sa Iloilo, isa ang patay at tatlo ang sugatan sa pamamaril ng isang sundalo sa barangay Aglalana nitong Sabado ng tanghali. Sa video, nagkakagulo ang mga tao sa labas ng isang bahay hanggang sa umalingaungaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa investigasyon, nagugat ang pamamaril sa dati na umanong alita ng mga suspect at biktima. Nahuli ng Pasi City PNP ang magkapatid na suspect kabilang ang isang miyembro ng Philippine Army. Nakakulong sila ngayon habang pinuproseso pa ang isasampang reklamo. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Surigao del Sur kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Naitala ang sentro nito sa bayan ng Cortes. Ayon sa FIVOLCS, tektonik ang lindol at may aasahan ding aftershocks. Wala namang naiulat pang pinsalang idinulot ang lindol. Samantala, sagana ngayon sa huli ang mga nangingisda sa Tayabas Bay sa bahagi ng Sariaya, Quezon. Ayon sa residente at may bahay ng mangingisdang si Estela Rodas Atienza, napansin nilang dumami ang mga nahuhuli nilang isda mula nang may dumayong mga butanding o whale shark sa bahagi ng Tayabas Bay. Lalo silang natuwa dahil malalaking isda ang kanilang nahuhuli, gaya ng malasugi o blue marlin, tuna, tulingan, talakitok at iba pang isda. Huwebes, November 24, unang namataan ng mga miyembro ng Bantay Dagat ang tinatayang 20 butanding sa dagat na sakop ng Sariaya. Ayon sa BFAR at DNR Senro, magandang senyales ang pagpapakita ng mga butanding sa Tayabas Bay. Pinatunayan ng kapamilya star na si Barbie Imperial na tayo ang ligaya ng isa't isa. Personal siyang naghatid ng tulong sa isang lolang biktima ng sunog sa Navota City noong November 14. Nag-viral sa social media ang video ng paghingi ng tulong ni Nanay Aurora Andres na nag-iisa sa buhay. Hinanap siya ni Barbie at nagkita sila nitong Sabado sa Community Isolation Center ng Navota City na nagsilbing evacuation center. Umiiyak ako, masaya ako na kahit wala man akong pamilya. Ang dami kong pamilya pala, oh. Super dami na nagmamahal sa akin. Sobrang saya po. Tsaka last week ko pa kasi siya hinahanap. Sana makabangon si nanay sa pinagdaanan niya. Hindi lang siya, syempre lahat ng nasunugan. Kapamilya, ilang linggo na lang Pasko na. Kaya namang kanya-kanyang pasiklaban na makukulay na pailaw ang iba't ibang bayan sa Batangas at Mindoro. Live mula Taal, Batangas, ang Papatrol, Dennis Datu. Dennis, malito ko talagang inaabangan ng marami ang pailaw mo dyan sa Taal. Ha? Marami na bang tao dyan?
Ay nako Alvin, talagang totoo yan. Taon-taong inaabangan itong pailaw sa Taal kusan libu-libo talaga ang dumarayo para mamasyal mula pa yan sa iba't ibang lalawigan, iba't ibang bayan, hindi lamang sa Calabarzon, meron pang galing Metro Manila. At tulad sa sumandaling ito, napakaraming namamasyal dito sa pailaw sa Taal. Isa na kasi itong tradisyon dito sa Batangas tuwing Kapaskuhan. Maligayang Pasko, bayan ng Taal! Paskong Pasko na sa bayan ng Taal. Pinailawa na ang giant Christmas tree sa plaza sa harap ng Taal Basilica. Itinuturing itong pinakamalaking simbahang Katolika sa Asia. Mas pinaliwanag ang tinuguriang Heritage Town dahil sa dami na naggagandahan at makukulay na ilaw. Andyan ang dancing lights, ang Instagramable na tunnel of lights, at ang pinakabagong atraksyon na palayan-inspired lights na sumisimbolo umano sa masaganang ani. Lumutang din ang ganda ng gusali ng Eskwela Pia na isa sa itinuturing na pinakamatandang educational institution sa bansa. Isa si Edsel sa libu-libong dumarayo sa pailaw sa Taal. Yeah, it's nice. Yeah. Nakakita ko sa TV ng iba. It's different. Napawaw din ang retired teacher na si Nori. Let there be light. Ito magbibigay sa atin ng panibagong bukas. Magkakabarkada, magkakapamilya, at syempre ang mga nag-iibigan ang namamasyal sa pailaw sa Taal. Masaya po kasi madaming tao, tapos galing po sa pandemic, kaya masaya po na mag-open ulit. Simbolo ng pag-asa dahil syempre lumamlam lahat, pati negosyo dito sa bayan ng Taal. Ano, dahil sa bulkan, natakot ang tao, tapos sinundan ka ng pandemic. Kaya ito ngayon, balik tayo. Mag-e-enjoy din kayo sa Kalese Ride sa bayan ng Agoncillo, Batangas. Sa halagang 50 pesos, iikot ka sa kain ng kalesa sa mga kalye habang pinagmamasdan ang mga magagandang pailaw sa bayan. Masaya po, nakaka-relax po. First time ko po kasi sumakay sa kalesa. Hindi naman papatalo ang bayan ng Rizal na binansagang Christmas capital ng Occidental Mindoro. Higit 2,000 ilaw ang ginamit para paliwanagin ang bayan. Sentro ng kanilang pailaw, ang 40 talampakang giant Christmas gift. May sea of lights din na inspired naman mula sa tulips farm. Binansagan ngayong Christmas capital ng Mindoro ang bayan ng Rizal dahil sa taon-taon na magagarbong pailaw. Hindi ganun kalaki ang aming tourist destination dito sa bayan ng Rizal. So we create a destination for them. So itong pailaw sa Pasko na ginagawa namin every year for 4 years ay para sa aming mga kababayan. Buhay na buhay din ang diwa ng Pasko sa bagong bukas na Christmas Village ng isang hotel and resort sa bayan ng Santo Domingo, Albay. Entrance pa lang, Instagramable na dahil sa mga nakatayong nutcrackers at giant candy canes. Highlight ang 60 talampakang Christmas tree. Nagniningning naman ang mga gabi sa bayan ng Katarman sa Northern Samar. Sa Freedom Park naka-display ang makulay na Christmas tree. Mayroon ding tunnel of lights kung saan marami ang nagpapapicture. Alvin, sa mga naghahanap pa ng mapapasyalan, baka ito na ang hinahanap nyo. Pwede kayong mamili sa mga lugar namin nabanggit sa Batangas, sa Rizal Occidental Mindoro, sa Albay at sa Samar. O kaya idamhin nyo ang Paskong Taal dito sa Batangas kung saan pwede kayong mamili ng mga pasalubong gaya ng Tapang Taal, Balisong at syempre ang pinagmamalaking Barong Tagalog. Alvin. Yung sinaing lang sa akin, Dennis, okay na ako eh. Maraming salamat, Dennis! Sinaing na tulingan. Yan, sinaing na si Dennis Dato. Thank you. Maraming salamat. Masaya part ko sa report sa boses pa lang ni Dennis. Mukhang masayang-masaya siya. Mukhang suot na niya yung pamasko niyang jacket. Oh, mukhang November pa lang, feeling Pasko na. At sa mga si nakakakilala Dennis. Dyan kay Dennis, galante po yan. Dennis, ingat ka dyan. Baka siguro na hinaing na tulingan lang. Happy na. Alright. Ako rin, Dennis. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin El Chico. 28 days na lang, Pasko na. Andito kami, nag-iingkod para sa inyo, saan man sa mundo.